So marami pala tayong mga kabayas na nanonood ng wrestling. Maraming nagme-message sa akin kung ano nga ba ang predictions ko para sa WrestleMania 40. Will Cody finish the story? Hello kabayas, Manjin Faldas. So this weekend na pala ang WrestleMania 40, April 6 at saka April 7, two nights. Well, morning sa atin yun. Anyways, basing sa schedule na nakita ko, baka wala na kasi akong time para makapag-shoot kasi dapat isasama ko dito si Renmar at si Leo kasi last year magkakasama kami na nag-predict. Pero ngayon, since isushoot ko na nga, kasi nga baka hindi na kayanin ang schedule namin, china-challenge ko na lang kayo. Ikaw, Renmar at Leo, ay china-challenge ko sa WrestleMania 40 Predictions Battle. Isipin na lang natin kung ano yung consequence, pero okay na, no? Simulan na natin. Alright, so, sinushoot ko to nang hindi pa na-finalize yung day 1 at day 2 matches kasi alam ko may isang Raw show pa, may Raw pa na dadating habang sinushoot ko to. So, baka hindi kompleto yung matches dito, no? Baka hindi kompleto kasi parang wala pang final-final. Pero binibase ko to sa post ng Bleacher Report Wrestling at Wikipedia, no? So kung may kulang dito, sorry. Add ko na lang sa comments. Okay, game. Simulan natin. Ang pinakauna dito sa listahan ay ang kaka-announce lang ang Bianca Belair, Jade Cargill, Naomi versus Dakota Kai, Asuka and Kairi Sane, ibang Kairi, no? So ano to? 3v3 na female na women's. Ang mananalo dito, tingin ko, ay ang group ni na Jade Cargill, Bianca Belair, at Naomi. Siyempre, kailangan nilang i-push si Jade Cargill. No? The storm is coming. Hindi siya si Benny Cutie, si Jade Cargill siya. No? At saka, tingin ko, ipupush nila siya bilang isa sa mga malakas na women's superstar. No? Kasi lakas ang impact niya talaga. So, yeah, sila mananalo for me. Alright, next match, ito, inaabangan ko itong laban na to. This is a triple threat match for the US Championship. Logan Paul versus Randy Orton versus Kevin Owens. Alright, so, love na love ko si Kevin Owens, isa siya sa mga favorite ko ngayon. Kung bubuo ko ng top 10, top 5, favorite ko talaga siya. Si Randy Orton, vintage Randy Orton. Alam natin yan, favorite natin lahat yan. Pero mananalo dito, tingin ko, ay si Logan Paul. Siya na ang bagong ultimate heel. At since internet sensation siya, may napapansin kasi yung ginagawa ng WWE ngayon, yung binibreak nila yung fourth wall. Parang nilalaro na nila ngayon yung social media. At perfect si Logan Paul doon. No? Tingin ko marami siyang maiaambag in terms of strategies, lalo-lalo na sa social media. Lalo na kung heel champion siya, no? Dala niya lang lagi yung belt habang nagbablog siya. Parang ganoon na nga yung ginagawa ng WWE. Tingin ko nag-aano na sila, nag-aala MJF na sila, no? AEW yun. Oh well, eto na. Next match. Okay, next match is brother versus brother. Uso versus Uso. Day one-ish. Jimmy Uso versus Jey Uso. Ang lap trip pa dito kung yung entrance nila parehas na parehas talaga, no? Magkaiba lang yung lyrics. Binago lang ni Jey Uso yung lyrics eh. Pero matindi dyan, no? Jey, what is day one issue down since? Gumaganon din si Jimmy, no? Ano niya rin? I-mock niya si Jey. Tingin ko mananalo dito ay si Jey Uso. Jey Uso ang ano ko dito. Ang prediction ko dito. Alright, next match. Ito, para sa akin, enough lang yung naging angle at build nito kasi mukhang hate talaga nila yung isa't isa. LA Knight, yeah, versus AJ Styles, the face who runs the place. Grabe to. Sabi pa nga, di ba, like si AJ Styles, he flew all the way mula sa kanila hanggang saan yun? Hanggang Australia para lang i-interrupt si LA Knight sa match niya sa Elimination Chamber. Mga mananalo dito, tingin ko ipupush nila through the roof si LA Knight. Yeah. Tingin ko bibigyan siya ng
mid-card na championship muna, no? Ibibigay sa kanya 'yon. At saka sana ito ay maging ka-level ng Shawn Michaels versus Kurt Angle ng WrestleMania 21. Sana ganitong level siya kasi hindi naman tayo finil ni AJ Styles sa lahat ng matches niya, no? So, yun. Okay, next match, ito yung 2-on-2-on-2. Alam ba 'to? Basta yung 6-man. Tama ba? 6 na tag team 'to. Ayan, yung 12-man, 6-man tag team match. So, 12, no? So, Judgment Day. Teka lang ha, check ko lang. Judgment Day versus DIY, Johnny Gargano, tsaka si Tommaso Ciampa, The Awesome Truth, si The New Day, ayun, A-Town Down Under, New Catch Republic, yun yung mga maglalaban. Tingin ko ang mga magiging matindi dito ay magpapakitang gilas ang A-Town Down Under, pero ang mananalo ay The Judgment Day. Never magbe-break up ang Judgment Day. Never ever. Never ever. Alright? Judgment Day ang mananalo dito by hook or by crook. Yun. Finn Balor. Sana gawin niya yun kasi mukhang hindi niya gagawin. Okay. Next. Ito naman for the Intercontinental Championship. This is Gunther versus Sami Zayn. Ang ganda na naging run ni Gunther. Pero tingin ko this time ang mananalo ay si Sami Zayn. Sami Zayn, it's time na to. So tingin ko pag nanalo si Sami Zayn dito, siya yung magiging Intercontinental Champion. At sana yung run niya ay hindi maging parehas nung run niya nung nanalo sila ni Kevin ng tag team. No? Sana hindi ma-wash out. No? Sana madala niya hanggang dulo kung gaano kabigat na nadala ni Gunther. Tapos tingin ko, mangyari kay Gunther, ipupush siya towards sa world title picture, no? So, ang dami niya pwede makalaban. Si Drew ay pwede niya makalaban kung manalo man si Drew, no? Mamaya sabihin ko yan. Si Cody, no? Pwede niya makalaban. Pang world title na si Gunta! Okay, next. Rhea Ripley versus Becky Lynch for the Raw Women's Championship. At ang mananalo dito ay Judgment Day. Rhea Ripley. Never, ever mag-break up ang Judgment Day. Rhea Ripley for the win. Tapos tingin ko, mag-heel turn na si Becky Lynch. Bakit ko sasabihin na mag-heel turn siya? Mamaya sasabihin ko. Okay, next. Another Women's Championship for SmackDown naman. Io Sky versus Bayley. Mala Triple H versus Batista. Ang dating sa akin nito nung WrestleMania 21. Kaya Bayley ang mananalo dito. Hindi magme-make sense yung storyline na ginawa nila, no? So, Bayley to. By hook or by crook, Bayley na to. Siya na yon. Okay. Bago tayo pumunta dun sa dalawang main event, pag-usapan muna natin ang World Heavyweight Championship. Alright? So, ito ay Seth Rollins versus Drew McIntyre. Tingin ko, matatalo si Seth Rollins at si Drew McIntyre na ang next champ. Siya na. Tapos maglalaban sila ni Gunther. O, diba? O, ayos ba yan? Ayun yung predictions ko. Anyways, Drew got this na to. Ayan, Drew McIntyre to, for sure. Tapos si Seth Rollins. Actually, mangyayari itong World Heavyweight Championship, day 2. Ito yung confirmed daw na day 2. Kasi parang sa sa promos nila, sinasabi din nila yan. So, Drew McIntyre ang mananalo. Tingin ko lang, in the future, Seth Rollins at saka Becky Lynch, heel couple sila. Tingin ko lang. Or tweener couple. Kaya ako sinabing mag-heel na si Becky Lynch. Tapos si Seth, heel na din. Yan tingin ko. Ganda no? Parang heel couple. Anyways, matatalo si Seth Rollins. Alright, nag-move on na ako kagad doon, no? Kasi mauuna yung day 1. Which is yung day 1, yung day 1 main event. Ito yung confirmed. Yung tag team match ni Roman Reigns. The Rock, Roman Reigns versus Cody Rhodes and Seth Rollins. Bloodline na mananalo dito. The Rock, Roman to. At ang stipulation sa final, ang World Heavyweight Championship is Bloodline rules. Sure bet, obet ako dito. The Rock, Roman Reigns to. Yun na yun. Okay, teka lang, may isa pala ako nakalimutan. Pakorek ako kasi parang last time, hinamon ni Rey Mysterio yung anak niya ulit na si Dominic sa tag team match.
'di ba? Kung hindi ako nagkakamali. Tapos ano, teka lang guys ha. Si Santos Escobar ba? Rey Mysterio. Ayun, si Rey Mysterio hinamon niya si Santos Escobar, tapos kampi niya si Dragon Lee. Ngayon tingin ko kasi, well, hindi ako sure kung kasama sa match card to kasi wala dito. Pero anyways, ang mananalo doon para sa akin, Dominic Mysterio. Mag-heel turn si Carlito. So Dominic, di matatalo Judgment Day. Anyways, eto na nga. Cody Rhodes versus Roman Reigns World Heavyweight Championship. World Heavyweight Championship. Eto ang ano dyan. Ito ang tingin ko dyan. No? Tingin ko bloodline rules to. Imposibleng hindi. Bloodline rules, manggugulo ang the bloodline. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi mangyari, pwedeng mangyari yung Cody Avengers. Okay lang sa akin kahit hindi mangyari yung Cody Avengers. Pero ayun, or kung mangyari yun, okay lang din. Pero magulong laban to. Hindi pwedeng clean ang laban lagi ni Roman Reigns. Pero tingin ko, magto-turn si The Rock kay Roman Reigns. Tingin ko, it will happen. Tapos mangyayari yung tribal chief versus the final boss. Sino yung tunay na tribal chief? Pwede nilang i-build for next WrestleMania tapos walang title. Tapos, Cody Rhodes will finish the story. Hindi magme-make sense yung 2-time siyang nag-Royal Rumble, di ba? Or unless, hindi talaga siya mag-champion kasi nga, American Nightmare siya eh. Baka yun yung meaning nun. Pero anyways, he will finish the story. Yun yung prediction ko. Tapos, the night after WrestleMania, since natalo si Seth Rollins, doon magto-turn si Seth Rollins kay Cody. Yun na yun. Wala nang rematch tingin ko. Kasi si The Rock tsaka si Roman, sila na yung maglalaban. Yun. So yun yung predictions ko. Yun. Agree ka ba sa predictions ko o hindi ka agree? Kung agree ka, mag-comment ka. Kung hindi ka agree, mag-comment ka din. Mag-subscribe ka naman. Onti na lang 200 subscribers. 200,000 subscribers na tayo. And again, sina-challenge ko si Renmar at si Leo kung ano ang WrestleMania 40 predictions nila. Yun lang mga kabayas. Shoutout sa ating editor na si Armat Gomez at Patrick Medalla. Kita-kits this weekend, WrestleMania. Ten, ten, ten. Wala, fan ako ni Darak eh. Yun na yun. Sige na. Yeah.